Magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo. Pukuda 24 inches lang to. So yan ang problema niya. Nag-flicker. Ako, pulit ng alaga. Okay. So, alaga, pusa, makulit. Okay, check natin to kung kakayanin pa natin to i-repair. Yan. Ito yung model niya mga ka-eShop. Ayan oh. Ah, 22 lang pala to. 22 oh. So maliit lang. Akala ko kanina 24. 22 lang siya. So ito mga ka-eShop. Mayroon siyang code dito sa ating board. So mayroong CKB1, CKB2, CKB ano ba yun? LCB1, LCB2, CKB4. So mayroon din siyang signal dito. CBDD2. Yan, yan yung mga signal niya dito sa side na ito. Yan. Bali nakadapa yung unit natin, yan. So andoon may signal din siya doon. Pagdating dito sa kabila, mayroon din siya signal dito. Yan oh. So, ito naman nakalagay dito. Bravo, yun. Yan, nakalagay dito ay CKE2, LCE2. Yan, yan yung mga nakalagay naman dito. Malabo siya, magalaw kasi mga ka-eShop. So yan, may nakalagay din dito CKE1, CKE3, LCE1, BSCE1, yan. Parang mga CKB1, CKB2 din yan mga ka-eShop. So yung nakalagay na yan ay signal din yan na pumapasok sa ating LCD. So dito, yan. Yan yung mga signal niya. So hindi natin alam kung saan banda yung ito CKE1, ito yung sa taas. Yan, tapos pasunod bali apat to, 1 2 3 4. So 1 2 3 4. Ayan, yan yung signal niya sa ito, yung pangalan ng signal na to ay ito. So susunod natin itong ito. Saan naman ito? Yung ito siguro, ito yan. Apat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, apat. Ito yan. Yan. Tapos, mayroon pa siyang na-earing. Ito lang. Ito lang nakasulat pala sa kanya. Oh. Ang hirap kasi. So, ito. CKE2. CKE4. Saka LCE2. So, yan lang yung code niya. Dito lang pala siya. Naghanap pa tayo sa malayo. Tapos ito, ito yon. Tapos ito, ito yon. So okay na. Tapos ito naman ay para naman dito. So sa kabila, tingnan din natin mga ka-eShop para malinawan tayo. Bago natin to i-troubleshoot, bago natin kakalikutin. So pagdating naman dito, yon. Ito maayos yung pagka-detalyado ng sulat dito. So hindi tayo malito dito. Yan, CKB1, CKB2, CKB3, CKB4. Tapos LCB1, LCB2, saka BSTB1. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7. So tama. So hindi pa natin alam ngayon dito kung saan yung may problema dito. Pero yung problema ng screen natin ay nagpi-flicker. So pag nagpi-flicker, ang tinitipan natin doon o kinakat natin doon ay CKB B2, CKB1, CKB B1, mga ganon. So titingnan ngayon natin dito. Uunahin natin
check dito, magbo-voltage checking tayo. Titingnan ngayon natin dito yung supply na nagpapalit-palit, yung BGH to BGL, BGL to BGH. Yun yung hahanapin natin dito. Titingnan ngayon natin kung saan siya. Nakabukas na yung unit natin. Titingnan ngayon natin dito kung saan yung mga supply na kailangan natin. So medyo malayo, hindi natin mahanap. So yan, titingnan ngayon natin dito kung ano to. So nakalagay ay 5.3, 5.1, 5.2, 5.1. Ito mga kaishop, ito yung nagbabago na supply na hinahanap natin. 26, 12 26, 12. So may pares yan, may isa pa yan kasama. Ito. So ito rin, kasama din niya to. Medyo madilim, no? Hindi kita. So, nadidiliman pala. Pasensya na. Ulit tayo. So, ito. Ito yung una nating sirkuito na nagpapalit-palit. Yan, no? Yan. Nagpa-positive 12. Ah, pa-positive 26. Saka negative 12. Tapos ito, ganun din. Yan. Gagawin ngayon natin dyan, yan muna yung una natin ikahang. Bunutin ko lang, baka magkamali tayo, mahirap na. Baka sumablay tayo. So nakita nyo na yung sirkuito kanina na nagpapalit. So ito yon, ito yung nagpapalit. Saka ito, itong dalawang magkatabi. So ihang natin to. 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4. Ito. Ito siya ngayon mga ka-ishop, LCB1 saka LCB2. So ihahang natin ngayon to. Okay, bali ihahang natin tong dalawang to. Titingnan natin kung may pagbabago. So nakabunot naman unit natin. Titingnan natin kung may pagbabago siya mga ka-ishop. So dito lang natin ilagay sa dulo. Yan, dumikit na. Mahirap kasi yung mga ganito kaliit. Okay. Yan, nailipat na natin siya. Muntik pa tumakas ah. So hindi pa tayo sure kung dito talaga yung problema nito o doon sa kabila. So gagawin muna natin, dito muna tayo magtatanggal. Try natin kung magno-normal yung screen natin pag nagtanggal tayo dito. So okay na, natanggal na natin siya. So try natin kung magno-normal yung screen natin. Tingnan natin kung may pagbabago siya mga ka-ishop. So wala, ganun pa rin siya. Flicker pa rin, no? Flicker. So nagtry tayo dun sa kabila, ganun pa rin siya, walang pagbabago. Lilipat tayo ngayon dito sa kabilang side. Ah,
hahanapin pa pala natin yung supply dito. Okay, tuloy tayo dito sa ating ginagawa. So, ito na. Pwede ka hiyaw ako number? Ito, magsusukat tayo. May dumating na tumer. So, nagtatanong. Okay, tuloy tayo. Bali, naka-under yung unit natin. Check ngayon natin dito yung ano ba sa kabila kanina? LC1, LC2. LCE2. Ito, LCE2. Yan. Yan yung pagbago-bago. Tapos yung isang L... Saan yung LCE3? Ah, LCE1. Wala yung LCE1. So, try natin tong isa. Yung ano to. So, hindi ito yun. Ito. Hindi rin. So, ito lang LCE2. Tingnan natin yung LCE1 dito sa kabila. Ayun oh. Pangalawa. Ito. Ayan. So, magkapantay sila. Magkapantay sila. LCE1 saka LCE2. So, ito. Ito yung LCE1 natin. LCE1. So, ito siya pang tatlo. Tapos yung ito. LCE2 natin ito. So, tanggalin din natin itong dalawa. So, okay na. Natanggal natin yung dalawa. Yan, no? So, natanggalan natin to. Ito. Saka ito. Testing natin ngayon. Pero yung kabila natin, hindi pa natin binabalik. Nakatanggal din siya. Titingnan lang natin kung may pagbabago yung ating screen. Dahil nagtanggal tayo ng dalawang LC1, LC2. Tingnan natin kung magbabago siya. So, ayan siya. So, yung roll niya ngayon, continuous. Yan o. Continuous na may flicker pa rin siya. Yan. So, try natin ibalik yung isa. So, bali, kinabit natin tong una nating tinanggal na LC1, saka LCB1, LCB2. So, binalik ulit natin siya. Tapos, yung nakatanggal ngayon ay yung dito sa kabila nating side. Sana. Yan. Yan yung nakatanggal ngayon. So, tingnan natin kung may pagbabago sa ating screen. Yun, namatay. Tingnan natin. Yan. So, nawala yung flicker niya, mga ka-eShop. Nawala yung flicker, kaya lang double image siya. So double image pa siya. Pansin niya ba double image? So ang problema natin, nakuha na natin kung saan yung may problema na sarkito natin. Dahil ang una nating tinanggalan, ito, itong side, walang nangyari. So, nagtanggal ulit tayo dito sa kabila. Nung nagtanggal tayo dito, may pagbabago. So, sana ba tayo? Dito tayo. So, ito yung tinanggal natin. Hindi natin kinabit yung LC1, LC2. So, mayroon pa siyang double image. Pagdating doon sa double image naman, bali, natanggal na natin yung flicker. Ang problema na lang niya, double image. So, ang tatanggalin natin sa double image naman ay tatry tayo ng ito. Sana. Yan. CKB-E1, CKE-3. Yun. Yun yung mga signal. CKB-1. CKB-V2. Yun yung mga ganun. Ito, CKE-2. CKE-2. So, yan yung tatry natin tanggalin kung saan siya gagana ng maayos. So, try muna natin itong dalawa siguro sa labas. Ito, itong dalawa. Tapos, pag hindi gumana, try din natin itong dalawa. Bali, apat. So, try na muna natin yan. Dalawa muna. Ito muna sa labas ang unahin natin. So, yan. Tinanggal natin yung CKE2. Try na ngayon natin kung magno-normal yung
splitter nito. Yun mga ka-e-shop, parang nag-normal na siya. Yun no. So normal siya dito. So okay na. Yun no, nadali pa natin to. Ang laki-laki nito. Yun, normal na siya, hindi na siya nag-flicker oh. Huwag lang natin i-full screen. Okay naman yung screen natin, hindi naman siya nagkaroon ng gaspang. Okay naman, clean naman siya. So normal na, nawala na yung double image. So papaliwanag ko lang ulit yung ating ginawa para sa mga baguhan at hindi kabisado ang mga trouble na ganito ay maliwanagan kayo. So ang una nating ginawa ay yun, nagtanggal tayo dito ng LC1 saka ito. Ito ba yun? LCB1 saka LCB2. So walang talab, walang nagbago sa ating screen, ganun pa rin siya. So ginawa natin, lumipat tayo sa kabila. Yan. Nung nagtanggal tayo dito ng LCE2 saka LCE1, may pagbabago yung screen natin. So nagduda tayo na dito ang problema. Kaya ginawa natin, ibinalik natin yung tinanggal nating LCB1 saka LCB2. Tapos nung binalik natin to, tinesting natin, nag-normal yung screen, nawala yung flicker, pero naiwan yung double image. So ginawa natin sa double image, tinanggal ngayon natin yung CKE2 saka yung mayroon siya dito isa kanina. Ayan, natakpan na siya ng isang resistor. CKE4 yata yan, CKE4 ito. CKE2 saka CKE4 yata yan. Yan o, may CKE3 kasi dito. Yun. Yung tinanggal natin ay CKE2 saka CKE4. So, nag-normal yung ating screen sa ginawa natin yun. Yun o, normal siya o. Hindi na siya double image. Yun siya. So, yun lang ang ginawa natin. So, medyo nadali pa natin to. Sasarado ko lang tong unit natin tapos testing ulit natin. So, tingnan nyo na lang yung ginawa natin. Yan lang. Yan lang ang nagkaroon ng problema. Ibig sabihin, itong side na to ang mayroong problema sa ating salamin. Yung side na to. Buti na dali pa natin to. So, ito na mga ka-e-shop. Bali, titesting na natin ngayon yung ating kokoda. Matang labo. Yan. Kokoda. Roll na ka! Okay, may ilaw na siyang standby. So power on na lang natin. Yun. Yun, kokoda. So hindi na siya double image saka nagpi-flicker. Bali normal na yung ating screen. So yun lang yung naging problema niya. Nakuha siya sa tanggal resistor. So kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Magandang araw mga ka-e-shop. Bali, shoutout sa inyong lahat. Yan. Shoutout sa inyong lahat mga ka-e-shop. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Okay, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat.